So sir, from hatchery, concrete pan yun, no? Bakit concrete pan yun. Bakit sa matpan mo ilalagay? Kasi yan ang tunay na kagalingan ng hito nung araw pa man. So yan yung isa talagang unang-unang, kumbaga, first aid mo. Oo, oh, kasi sa concrete pan, hanggang yung, lalo na yung taglamig, hanggang yung malakas. Umano, mabuhay yung bakterya. Malaki talaga ang makikita na ng diferensya pag sa natural habitat, which is ang earth pan. Ang advantage naman ng concrete pan, ano, unang-una, hanggang yung kayang tarbahuin. Ako, kaya kong tarbuhin dahil nakapag-alaga na ako riyan eh. Kahit isang tao pwede. Oo, kahit isang tao pwede. Nandiyan dyan yung nakikita mo lagi yung hito mo. Mm. Kasi malinaw yung tubig eh. Nakikita mo kagad si past grower. Hindi kagaya sa earth pan, hindi mo alam. Basta magsasize nga. Kaya may program naman sa earth pan na ganun tong day sizing mo na para malis mo na si past grower o yung mas maliit, may lipat mo na. Kaya nga lang, sa concrete, gagamit ka ng 4 feeds. Puro feeds. Bakit sir, bakit puro feeds lang ang pwede sa concrete pan compared sa mud pan? Pwede din sila magpakain ng karne kaso limitado. Kasi baka pumangit yung tubig. Quality ng tubig. Oo, saka isa pa, walang sumisisip ng ammonia sa ilalim dahil konkreto siya. Pagka walang sumisisip ng ammonia, sumobra yung dumi at hindi mo kagad napalitan tubig o hindi mo nalinis yung concrete pan, magiging ammonia na yun, magiging asin, magiging bakterya, papatay sa mga isda. Yan. Yun talaga ang pinaka natumbok niyo sir na reason pag nasa earth pan ka yung hindi natural mo, habitat hindi mo na kailangan problemahin. Hindi mo na po problemahin si ammonia. Hindi mo na po problemahin si overfeeding. Hindi mo na po problemahin si asin kasi sinisipsip na nagiging pataba sa nagiging lupa. Nagiging pataba sa lupa na pagka tinininyo mo, binilad mo, nilagyan mo ng mga baby hito na mas mura sa binibili mo, maraming mabubuhay. Mas healthy pa ang mga hito. Oo, matibay. Ngayon, sa concrete pan, pagka yan napabayaan nyo, ano nangyayari? Pagka ikaw nagkamali dyan, maaari ang hito mo magkasakit ng ganyang fungus. Hindi mo tamaan ng fungus, mabagal kumain, matumal, minsan mabagal ang paglaki. Pagka nagkasakit na ang hito sa concrete pan, mahirap na apulain. Dire-diretso, kahit lagyan mo ng asin o gamot na ganito. Lalo na kung wala kang recovery area na katulad ng mud pan. Kaya ang akin, okay din naman ang concrete pan. Kaya nga lang, mas gusto ko pa rin ituro yung kung may lupa lang din. Mud pan talaga. Kung ayaw talaga nila, magpagawa sila kahit sa maliit na mud pan na katabi ng concrete pan nila na kung sakaling magka-problema, pwede nila ilipat doon. Na ma-recover. O, maka-recover. Ayun po, no? So, yan po aming ma-share, no? Hindi naman sa against sa concrete pan or talagang binibida ang earth pan. Based sa more than a decade experience ni Sir Arden, yan po ating sinishare yung kaalaman niya na experience din ng mga iba na nag-alaga na sinishare sa kanya. Saka yung volume ng harvest, hindi kayong tapatan ng volume ng harvest ng earth pan. Mas marami kang matitipid sa pag nasa earth pan. Kasi yan, kahit bulok yung mapatay naman manok, ilahagis mo. Mga overprocessed. Okay lang. Sa concrete pan, hindi mo pwedeng hagisan ng isang buong manok. Oo, pabayaan mo ron. Huwag mo nang patubigan. Okay, dito kahit hagisan mo na 100 kilo yan araw-araw, kahit hindi ka magpatubig araw-araw, okay kaya. Lang eh. Kaya. Ngayon, magpapatubig ka lang dito kung medyo pumapakit ng tubig mo. Drink ka na natin, tubig ka. O social lang ka na uli magpalit kung gusto mo. Kung madali naman ng tubig. Magkano daw ang puhunan? Yan ang tanong na parang mahirap sagutin. Oo, kahit kasi ako. Kasi case-to-case basis. Kahit ako, nung nagsimula, wala akong puhunan na nakahanda eh. Eksakto. Oo, wala eh. Unang-una dahil nga may fish pa na si tatay ko noon. Nakiram lang ako ng isang butas, saka isang maliit na butas. Bumili ko ng fingerling na halagang 7,000 sa 20,000 na piraso ng fingerling na maliit. Magkano yan, sir? 20,000 pieces, nasa 7,000 pesos. 7,000 pesos. Yun ang naging puna nyo dahil meron ng lupa. Oo, dahil kaya meron case to case mo. No? Kung may lupa ka na, yun na lang ang problema. Oo. Okay. Pry na lang yung babagsak. Oo. Ang ginagawa ko, lista lang ako ng lista ng gastos ko eh. Kasi hindi ko pa pwede sabihin kung hanggang saan lang yung puhunan ninyo. Baka mamaya sumobra pa doon, sabihin nyo sa akin, sir, mali naman pala kayo. Kasi may hito mo nga mabagal lumaki. May hitong sakto lang lumaki. May hitong mas mabilis lumaki. Alin dyan? Baka mamaya matapat ka sa mabagal lumaki. Di, yung saktong puhunan na binigay ko sa'yo, madagdagan pa. Magugulat naman sila. Oo. Tapos ngayon ang pagkain. So, mamaya 9, bukas 8, 7, minsan 10. Iba-iba kasi sir ang behavior ng hito. Hindi porke nanggaling sa isang breeder,
pare-pareho sila na malakas kumain. Yung iba doon mahina, yung iba mabagal na mag-eat. So most likely, sir, ang ating puhunan, case-to-case basis. Ngayon, so para masagot lang natin yung maraming nagtatanong magkano, may tumatawag pa, sir, okay na ba 100,000? Depende po iyan kung ano ang meron na kayo, sa paumpisa pa lang. Kung kayo ay may lupa na at meron kayong 100,000, ay, pwedeng-pwede na. Pwedeng-pwede na. Mag-alaga ka lang din ang sinasabi kung mga 20,000 na maliliit na similya. Malakasan na yun. Maganda na yun. So, siguro, kung magsisimula ka, mainam yung dalawa muna. Mm. Dalawa talaga yung mo, hindi pa pwede yung isa lang. Ganun, bibili ka pa ng pump, papasetup ka ng patubig, deep well. Oo. Yan. Nasa magkano roughly yun, sir? 100,000 pasok doon. 50,000 sa hukay. Oo. Kung wala pang patubig, conforme din sa lalim yun, hindi natin masasabi. Baka mamaya, limang tubo yung lalim doon. Depende sa lalim ng, tubig na makukuha. Sa lugar mo, depende sa case to case. Lugar. Kung meron naman patubig na makuha, na mas tipid. So, aabot din ng 100,000 rin. Yung sa setup pa lang ng patubig tsaka pan. Mm-hmm. Wala pa kayong pry noon o fingerlings? Ay, wala pa. Palagay natin na mga, siyempre, 150,000 para mabigyan lang ho kayo ng idea. So, kung sa ganong scenario na nabanggit namin, ngayon naman, kung meron kayong lupa na may hukay na o nagrenta na lang kayo kung magkano nyo narentahan, meron nang nakasetup, may patubig na, ang bibili nyo na lang ay ang fingerlings. Sa pag-uumpisa, sir, ilang libo ang pwedeng pag-umpisahan agad dun sa mga beginner? Sa beginner, kung meron kayong mga 400 square meter, kung dalawang butas yan, bili lang muna kayo ng 20,000. Gagaya ng tinuro. 20,000 peraso? Oo. Roughly, mga nasa magkano yan, sir? 7,000 pesos. 7,000 pesos. Mm. Sa 20,000 na piraso. Depende sa pagbibilhan nyo. Saka depende sa size. Nila. Kasi meron gusto, 20,000, sir, 10,000 gusto ko, anong size? 3 inches. Eh, mas mahal yun. Mahal yun. Oo. Kaya hanggang maaari yung mga tinuturoan ko, no? Siguro kung bagong hukay yung fishpan mo, mas maganda iulog mo yung mga ano eh. Mga 1.5 inch to 2 inch yung galing na sa mga earth pan. 2 weeks old. Hindi, ano na yun, sir? Galing ng earth pan. Okay. Ano na yun? 1.5 inch na yung lakinan hanggang 2 inch na matatag na. Ngayon, sa susunod na load mo, pwede ka bumili na lang nung mas maliliit. Mas mura. Mm. Kasi maganda din sustansya ng fishpan mo eh. So, sa halagang 7,000, kung meron na kayong existing sistema na hindi nyo na kailangang gastusan, yun, mababa lang po ang pwede nyo maging puhunan. Pero kung talagang walang lupa, lahat isi-setup, o kung may lupa, magsi-setup. So, mahigit 100,000 po, mga 150 to 200,000. Depende po kung ano ang gusto nyong setup. Mm. Ngayon, sa in-example ni Sir Arden, sa dalawa o tatlo, ay possible na mga 150,000 roughly pwede na. Oo. Kung may lupa. Kaso kung correct pa ng papagawa nila sa mahal na materialis ngayon at tapos ang ilalagay mong similya ganyang kalaki, masyadong mabigat sa bulsa. Paano kung wala kang pampagawa ng concrete pan? Yan. Mas mahal po ang simento, mas mahal ang labor. Oo. At mas mahal ang fingerling na ihuhulog mo. Yan. Bilang ikaw gusto mong mag-alaga ng hitot, magnegosyo saka sa marami ka matitipid. Tama. Kahit umuupa. Ang dami dito umuupa. Wala naman sariling lupa. Ang dami umuupa rito. Pero nandyan sila ilang taon na rin. Oo. Mas matagal pa sa akin yung iba. Yung iba nga, nabili na nila yung upahan na ng fish pan. Meron pa tayong pahabol. Yung gusto nyong i-correct na adjustment, no? Share nyo na, sir. Gusto ko lang sana i-correct yung mga baguhan. Lalo na yung gusto mag-upisa. Huwag lang kayo manonood lang sa YouTube na basta magaya lang. Magtanong-tanong kayo. Hindi man sa akin, yung mga mas matagal na nag-ihito. Itanong nyo kung saan talaga mas magandang alagaan ang hito. Saan makakaminos. Tapos, yung mga baguhan, marami kong nakita, sir, nakakalungkot. 1,000 square meter, may nagdala. Sabi kasi daw po yung 75,000 na 4 to 5 inches. Sobrang sikip nung nakita ko ang hito. Dikit-dikit na ganyan, hindi makahinga. Tambak siya ng pahain pa. Grabe. Sabi ko, sir, sino nagdala sa inyo ng ito? Kilala mo ka, sir, wag na lang ikang ano. Dapat ka ako, hindi ganyan karami ang dinala. Dapat ba, sir, mga ilan? Siguro ka ako, kung mga 1,000 square meter, mga 20,000 lang, kung 5 to... Ang 4 inches lang eh. Ang dami na pwedeng buhayin sa isang 1,000 square meters. Dahil nandun kami yung team ko, hinati namin sa tatlo yung hito. Bagamat masikip pa rin kahit sa tatlo dahil 70,000 ba naman. Ang hito, nabili niya 4 to 5 inches. Nung hanguin namin, ang dami pang 4 to 5 inches, ang lalaling ng batok, pero tambak ng pakain, hindi makalaki kasi nga crowded. Kaya po sana yung mga supplier ng fingerling, kagaya ko, huwag nang basta makabenta lang tayo. At yung price natin, hindi yung basta kumita lang tayo, iisipin din natin si
Buyer. Tama, kikitain ng malaki. Pagtalikod natin, sa tingin mo ba, alam mo naman sa sarili mo na masikip yung dinala mo? Kikita ba si buyer? Baka madala na yan. Humanap ng iba yan. Kaya isaalang-alang po natin, tayo po mga supplier ng mga finger D. At kung tayo eh talagang bihasa na tayo sa pag-aalaga ng pag-grow out, ako man, kahit matagal na ako sa pag-aalaga ng grow out, sumasablay pa rin ako. Pero tinuturo ko pa rin sa mga kliyente ko yung sapat na dami lang na ilalagay mo sa isang fish pan. Huwag natin yung basta kumita lang na kahit siksikan yung hito. Yan po, dapat matutunan nila yung stock density, no? Isa pa, yung kung tayo magbebenta, eh, wag kung baguhan, wag masyadong malaking presyo. Kawawan. Kaya yung iba, ayoko, laki ka ng puho na sa finger. Kasi napakamahal. Conforme po, hindi po pare-parehas kaming mga supplier. Ah, iba-ibang presyo. Kaya po sana sa mga baguhan, ng mga nagtatanong sa akin, maging mapanuri kayo sa bibiling yung mga fingerling. Mag-inquire po kayo sa mga hatchery. So kung kayo naman ay bibili sa mga ating mga respectful na agents, no? May mga agent din naman na maintindihan niyo po kung magkano pinatong na agent, at least in respect sa kanilang trabaho, bigyan niyo silang chance kumita. Kung halagang 35 cents o 50 cents at binenta sa inyo ng 3 piso, magtaka na kayo. May nangyari diyan, sir. Ang kuha sa akin dahil pinadeliver pa sa akin, layo. Kinuha niya sa akin ng 50 cents, maliliit lang. Dinala ko, 200,000 sir ang dala ko. So hindi nila ako dinala dun sa talagang pagbabaksakan ng similya. Nang mabalitaan ko, pinasa nila ng 2 pesos ang isa. Grabe. Kayo pa ang nag-deliver? Ako pa ang nag-deliver. Eh, para kayong ginisa sa sarili mantika, ngayon sir. Ngayon yung bumili, kailanman hindi na naghito, sobrang doon, laki nagpuhunin niya sa fingerling pala. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng nagbebenta ng fingerling ay gano'n. Marami naman nagbebenta niya na okay, pero mayroong tao talaga na nagbebenta na hindi siya sapat sa gano'n lang. Kaya ang tinatamaan yung mga one time baguhan. One time big time, yun. Ayan. So pasintabi na lang po, no? At alam naman natin na marami tayong mga kaibigang ahente dyan. Pero maraming ahente na matitino. Ipatas lang po natin sa ano natin, sa merkado, na parang mayroon tayong business ecosystem na from the hatchery, may kita si hatchery, at si ahente may kinita din, at possible na kumita naman yung buyer na magpapalaki. Para pare-pareho pong may cycle. Kumbaga, kung maganda ang inyong presyo, maganda ang pinanggalingan na presyo din sa hatchery, eh uulit po ang cycle. Ngayon, kung hindi na mauulit yan, lahat po tayo mawawala ng possible na income. So ayan po, at napakahaba nga na ilang, siguro tatlong parts po itong episode na ito sa pagbabahagi uli ni Master Arden. At meron kayong gustong ipahabol, sir, batiin. Sa mga samahan ng Baisiya, samahan ng mga cookies dyan, hindi yung ano ha, kila Sir Byron, Sir Mel, ayan, Amboy, kay Kuya Willy. Salamat po sa napakaganda, Nelson. Salamat po sa napakagandang pagtanggap niyo sa akin sa General Kinyo, kay Sir Melvin, sa kay Tesyo na nagtiwala sa atin para maturuan tayo. Shoutout po sa inyo. Marami eh, taga Santa Barbara. Salamat. Laguna, marami yan. Napakadami, sir. Lahat ng mga naging buyer ko. Ayan. Marami rin kayong fans, sir, no, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Umabot po sa Middle East at ibang bansa, Canada, Australia. Yung mga aspiring na maging maghihito na OFW na gusto kayong puntahan, sir, ang dami. Pasensya na po kayo kung hindi kayo napapansin kasi napaplad minsan ang ating page. Pero pwede nyo naman pong silipin, AR Garutay Hatchery ang kanyang page. Saka sa FB, yeah, AR Garutay Hito Hatchery. Yeah. O kaya DNR Rodriguez sa FB din. Yeah. Kung may iba pa kayong hindi naintindihan, call lang po. Mas madali po yung call sana. Yeah. At salamat po sa panonood ninyo at ang mga magandang message po sa amin, lalo-lalo na kay Sir Tito J. Kaya salamat din sa Panginoon na kahit namatay yung ating sumilya, hindi tayo kumita, may naibahagi naman tayong kaalaman sa kanila. Yeah. At hopefully yung inyong nailapag, yung sa awar niyo sana ng Panginoon. Kung 100,000 na pwede, from 500,000, yung 100,000, eh baka naman mabuhay. Kahit yung ano na, 70, okay na, pambawi na sa puhunan, okay na. Sa ginastos sa mga tauhan, nag-harvest na. Okay na karon. Till the next episode sa pag-aalaga ng hito with Master Maghihito Arden Rodriguez. Opo. AR Garutay Hatchery. Opo. At lagi po natin panonoodin ang Agri sa Agri. Marami po talaga tayong mga tututunan. Ayan. Sir, approve. Agri sa Agri. Agri sa Agri po.